The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles away, and many of the Jews have come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Mary heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." "Do you believe this?" he said to him. "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si Martha, si Maria, at si Lazaro ay matatalik na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya nga sabi ni Martha, "Kung kayo'y nandito, Panginoon, lisin sana'y hindi namatay si Lazaro." Bakit? Sapagkat kapag kaibigan mo, hindi mo pinababaya ang mamatay na lang. Ang kaibigan mo, mahal mo. Ang mahal mo, gusto mong mabuhay. Binubuhay mo. Kaya tayo mga Pilipino, mapagmahal, bukang bibig natin sa mga minamahal natin, mabuhay ka. Kapag kagalit na galit tayo, yung kabaliktaran, ang sinasabi natin, mamatay ka na sana. Yung magkakaibigan, hindi pwedeng mag-iwanan. Kung saan nabubuhay yung kaibigan, doon din ang paroroonan. Kaya kung matalik na magkaibigan, makikita mo kung saan nagtutungo yung isa, doon din nagtutungo yung kaibigang matalik niya. Kaya nga, bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo, tinatag niya ang sakramento ng Eukaristiya, itong misa. Sinalaysayan sa Ebanghelyo ni San Juan sa huling hapunan. At doon sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Hindi ko na kayo tinatawag na alipin. I no longer call you servants. I now call you friends." Mga kaibigan. Kaya nga nandoon sila sama-sama sa hapunan. Hindi ka nag-iimbita ng iyong kaaway sa sabay-sabay na kainan. Peligroso yan. Hindi mo malaman, makalagyan ng lason ang kinakain mo. Ang iniimbita mo lang para sa kainan na iisa ang inyong pagpipiestahan eh yung mga kaibigan. O, kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo nandito sa aking hapunan sapagkat kayo hindi na mga alipin. Kayo'y mga kaibigan ko. Kaya tingnan niyo sa Santa Eucaristia, sa Misa, lahat kayo kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag kayo. Bago kayo mangumunyon, sinisigurado na magkakaibigan tayo.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yung napapansin yun bago kayo mangungunyon. Wala dito mga taong hindi nagkikibuan dahil hindi nagkakaunawaan. Mga taong may sama ng loob sa isa't isa at may binabalak na kung ano sa katahimikan ng puso, eh sinusugatan yung kapwa. Di ka ba nakikita? Bago tayo mangumunyon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ibig sabihin nun, lahat tayo magkakaibigan. O kaya kailangan umikot kayo para lahat ipakita niyong kaibigan nyo. O, hindi kayo magmistulang yung bang pasmadong bintilador. O, yung iba parang pasmadong bintilador. Ano? Namimili ng babatiin dito nakangiti. Ay, hello, peace. Pagdating sa kabila, biglang buwelta sa kabila. Hindi mabati yung mga tao sa kabila. Nakakita na ba kayo ng bintilador na pasmado sa inyo, sa bahay nyo? Hindi makabuelta ng diretsyo sa halip na 90 degrees kailangan nyo. Buo, ano? Pag ganyan, no? O, umihinto dun sa gitna. Samantalang yung Eucharistia, sakramento ng pakikipagkaibigan. Bakit? Sapagkat yan patikim kung ano nangyayari sa langit at kung ano mangyayari sa langit. Sa langit, ang pinapapasok lang magkakaibigan. Hindi pinapapasok ang magkakaaway. Masisira ang langit kapag ka pinagpasok mo yung magkaaway. Gugulo, mawawala ang kapayapaan. Pero mo, lahat ng nandudoy, kaibigan ng Diyos, magkaibigan sa isa't isa, may dalawa doon, hindi nagkikibuan. Lahat kumakanta, Alleluia, Alleluia. May dalawa doon, ano? Oh, nag-iirapan, oh, nag-iismiran. Oh. O, desira, yung kagandahan ng langit, lahat pumupuri sa Diyos, lahat nakangiti sa isa't isa, merong mag-asawa doon o magbiyanan, nagsasabunutan doon sa gilid. Desira ang langit. Kaya nga sinisigurado na bago kayo at bago tayo pumunta sa langit, nakapagbati na tayo at naayos na natin ang ating mga asunto na lahat ng tao, nagawa na natin ng kapayapaan. Kung tayo nagkasala, nakahingi tayo ng tawad. Kung tayo naman ang pinagkasalanan, binigyan natin ng tawad. O kaya ngayon kami, no, marami kaming mga kaibigan tumulong sa amin upang yung aming mga misyon dito, iba't ibang apostolado, meron nagbigay ng panahon. Hindi lahat nagbibigay ng material na bagay yung panahon. Naglilinis ng simbahan, mga ganyan. Ibigay ng panahon. Sa kanilang munting makakayanan. Tumutulong sa paggawa dito sa mga liturgical activities sa simbahan, sa mga ritual. Hindi lamang sa mga material na bagay. Meron naman sa material na bagay din. Lahat na yan. At yan ay nagbibigay, hindi dahil sa amin. Kundi dahil sa alam nila na yung gagawin nila ay misyon. Merong isang direksyong patutunguhan. Hindi iyon naging kaibigan namin sapagkat yun, humahanga sa isang pare. Hindi yan mga fans club ng mga pare. Kung fans club yan ng mga pare, matagal nang nawala dito sa simbahan.
pag nalipat ng ibang simbahan yung pare, nawawala din sa simbahan. Sila ang mga deboto ng Our Lady of Manaoag. Sila ay deboto ng ating Panginoon. Kaya hanggat nandiyan ang Panginoon at Our Lady of Manaoag, nandito sila. Hindi sapagkat hangang-hanga sila doon sa isang pare. Hindi fans club. Kaya hanggang ngayon, yung iba kilala ko, yung iba hindi ko kilala. Heto, kasama sila sa misa. At hanggang ngayon, tinutulungan kami ng mga taong yan dyan sa kabila. Pinagdadasal kami na katulad ng pagtulong sa amin nung sila'y buhay pa, e matulungan pa kami ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang panalangin sa kabila. At yung iba, yung kanilang pagtulong sa simbahan, pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng simbahan, yung iba, mas scholarship ang binibigay sa eskwelahan, pinamana pa sa mga anak nila. O mga anak, pagpatuloy nyo yung ginagawa kong pagkakawang gawa, hindi porkit wala na ako, wala na rin kayo. O yan, hanggang ngayon, pati tuloy yung mga anak nila, naging kaibigan na rin ang simbahan, naging kaibigan na rin sa mabuting gawain. Hanggang kabila yan, hindi ito partido politika. Kaya lang susulpot pag eleksyon at pag nanalo ang kanilang kandidato. At pag nawala na, hindi na rin sisipot. Hindi. Ito'y pagkakaibigan. At alam nyo naman ang patakaran ng pagkakaibigan. Walang ayawan at walang iwanan. Kaya hanggang ngayon, tuwing sasapit ang ganitong petsa ng Setyembre, pinagdadasal namin sila. Salamat po. Salamat po mga kaibigan. Yung mga doon nasa kabila, yung iba personal kong kakilala. Yung iba mas matanda pa sa akin, hindi ko na naabutan. Ganun pa man, kaming lahat nagkakaisa sa iisang pakay lamang. Pakikipagkaibigan sa Diyos. Di ba masaya yon? Kapag ka ikaw'y nasa piling ng mga kaibigan mo, walang hanggan, payapa kalooban mo, walang traidor, walang sinungaling, walang manluloko, lahat mga tapat. Bakit? Mga kaibigan mo, kayo ba? Ganyan din ba ang mga kaibigan ninyo?